So, hello guys. Ginagawa tayo ngayon, no? Toyota siya na Lucida. Bali ang issue kasi sa kanya ay nagtatagas na yung diesel dito sa puwet ng injection pump niya, no? So magbabaklas tayo ngayon ng injection pump niya, no? So itong injection pump niya obvious na converted na. Kung titignan natin, the cable type na yung nakalagay sa kanya, hindi na yung electronic na injection pump. So ang gagawin natin, kakalagay natin yan para ma-repair yung tagas. Yung takip niya, tinanggal na namin, kinalas namin. Ito yun, yung cover sa engine bay niya, no? Kinalas na namin. Then, pati yung mga upuan, tinanggal na namin para wala na masyadong obstruction. Pagandaan dito guys, no? Pagka nagtatanggal ka ng injection pump nitong pang Lucida, is hindi mo na kailangan tanggalin yung timing belt niya, no? Pero tatanggalin pa rin natin yung cover, no? Para mabunot yung injection pump, para mahugot siya. So tara guys, tanggalin natin, kalasin natin, samahan niyo ako. So dito, ngayon natin yung pagkakaklam. So pag nagtanggal kayo ng linya ng tubig guys, no? Siguraduhin nyo ano siya, medyo malamig na yung makina, kasi may pressure yan. Pag nagkataon pwedeng tumalsik yung tubig na mainit, maaari kayo mapaso kasi. So kailangan na mag-ingat tayo palagi. After nyan, itong IAT, bunutin lang yung socket na. Then tanggalin natin yung mga clip dito sa cover ng timing belt. So medyo masikip tong isang part dito. So kung ano yung socket natin doon na maliit, yung mga combination na maliit sa motor. Pwede na nga electronic na nilagay ulit natin. Okay. Okay. Natin to yung bakil mouse niya. Hindi ko matanggal tong cover, eh, no? Ang gagawin na lang namin, tanggalin ko tong hose na galing sa intercooler para mabunot ko siya. Para mabuhasan yung nakaharang. So yung guys, natanggal na natin yung cover niya, no? Bali tinanggal din natin tong yung pipe niya rito sa intake manifold. Yung nilalagyan ng intake air temperature sensor natin. So dahil lang kaya natin tinanggal tong cover ng timing belt niya is kasi tatanggalin natin yung bolt ng injection pump diyan. Dito sa gitna, nasa loob yan. So para mahugot natin siya mamaya. Pero bago yun, tatanggalin muna natin itong mga nakatap sa kanya, tulad nitong wire na to, para sa shut off valve niya. Then itong mga pipe, mga high pressure pipe niya,
napupunta rito sa nozzle. Kailangan natin tanggalin yan. Tapos yung dalawang bolt doon sa tenga niya, kabilaan. Sa throttle niya, tinanggal ko na rin. Bale, dito lang yan, nakakabit. Niluwagan ko lang tong 12 na nut. Tapos nakatouch dito yan. Nugot ko lang. So yun, tanggalin na natin na yung mga pwede natin kalasin. Para mamaya hindi tayo mahirapan maganap, suwali ko lang dito. Pero pag sinuwali, i-attach ko lang ulit dyan. Dito sa improvise nila na alambre para dyan sa TPS. Then tanggalin natin itong mga diesel line nya tulad nitong return sa yung inlet. Kailangan lang natin dito plies at saka flat para dun sa clamp. So meron tayo nyan. Galing na natin ito. Tatanggal ng hose gas ng hose, guys. Syempre ingatan natin ng konti kasi rubber lang siya. Baka masira siya pagka napuwersa natin ang plies. Kaya kailangan konting alalay lang rin. Nga pala, nakalimutan kong advice sa inyo, ano. Ito yung saos ng intercooler natin kanina, yun dito. Kailangan lagyan natin siya ng basahan, no? Para maiwasan natin na madisgrasya. Baka mamaya may mahulog na tornilyo dyan o anumang gamit. May iwan sa loob. Masisira kasi yung makina niyan pag nahihigop ng intake yan. Halimbawa, nakahigop siya ng tornilyo o maliliit na pyesa, maliliit na parts. Maaaring makasira sa makina yan, no? So iwasan natin magkaroon ng mga foreign materials dyan. Ito na tayo yung inlet ng diesel natin. Tanggalin na rin natin. So yung diesel natin, yan pumapasok, then dito siya lumalabas. So una natin tinanggal ganito. Yeah. Don, tingnan ka tarsin yung jabe. Yeah. Tarsin yung jabe, tingnan. Tapos tong sa shutoff valve niya, tanggalin na rin natin. So gagawin natin itong ano niya, itong pipe niya, tatanggalin na natin, no? Pero bago kayo magtanggal lagi nito, syempre kailangan alam niyo yung timing niya, no? Kung para saang piston dumiretso itong mga tubo natin, kasi pag nagkabalik-balik ta dyan, sigurado lang yan, hindi aandar yan. So ito yung part na to sa bandang puwet, ito yung para sa 1 natin. Then ito, itong part naman na to, ito yung nasa number 3 na piston. Then yung pinakababa natin, ito, yun yung 4. Tapos ito namang isa ay yung 2, no? Yan yan. So kalasin na natin siya. So pagka nagtatanggal kayo, pwede nyo ano yan, ha, lagyan ng label para siguradong hindi magkabalik-balik sa'yo. Sobrang sikit siguro nito. So ito, natanggal na natin yung mga high pressure pipe. Tapos itong wire nya para dito sa shutoff valve. Pero na-discover namin, guys, naka-epoxy siya, no? Itong shutoff valve niya, ito. So pag piniga mo, may lumalabas na konting diesel, meaning may leak ito.
Ayan na. Kalagay ko eh, kailangan na nating palitan ito, itong shutoff valve, sama na rin natin siya sa mga kailangan palitan para iwas nito. Bali, yung tornilyo rito guys, no, yung nut, tinanggal na namin taas tsaka baba. Kailangan na lang ito, yan, matanggal yung nut nya. Bali, yung nut nya ganito yung itsura nya, no, sa loob. Ayan. Then bubunutin na lang yan. Ayan. So ito na guys, no, natanggal na natin, no. Kailangan na lang mapalitan ng seal kit itong injection pump. Tapos babalik na rin natin siya mamaya pagkatapos. Bali, ito gagawin namin, lilinisan muna ng konti para yung mga konting lupa-lupa maiwasang pumasok sa loob, saka maiwasang magkaroon ng contaminants. So gagawin dyan guys, papalitan na ng mga seal kit yan, ng mga o-ring saka mga washer, para nasa kayo maiwasan na yung mga leakage nya at maayos na yun. Galing na natin ito, no, yung throttle niya. Gripping. Material. Ano yun niya? Itong mga delivery valve, nagaling na rin natin para mapalitan ng mga washer. Pit na yan. Ilang beses ang tinanggal yan, tsaka pinas. Ito guys, nililinis na natin ngayon yung injection pump niya, no? May gumawa na dati, no? At tapos nalagyan puro beta gray, so hindi maganda yan guys, no? Kailangan yan o-ring lang talaga, kasi pwede mag-weld dyan kung sakali man,
or pwede rin mag-cause ng clogging sa loob ng pump pag may beta gray. So hanggat maaari, iwasan natin yan. So yan guys, tapos na tayo, no? Na-reseal na natin tong injection pump natin. Bali ito yung mga pinagpalitan niya. So yung mga lumang o-ring, no? Makikita nyo, yan yung iba may beta gray pa. Siguro yung nag-repair dati, nilagyan ng beta gray, no? Tapos yung ibang o-ring niya, yan, sobrang lutong na. Kaya napuputol na sila mag-isa. Then ito, pitpit na, no? Ito yung sa likod niya, yung sa distributor pump niya. Then yun nga, pinalitan natin rin yung ano niya, shutoff valve niya bago. Kasi yung luma is puro epoxy na sa likod, ayan. Kaya may leak na rin ang diesel. So ayan guys, kapit na natin, no? Para makita natin yung resulta mamaya. Kung aandar pa ba. Tsaka kung wala nang leak. Mas masaya ang number. Pangalawa sa Pilipino. Kaysa letter. Pwede na yun. Pwede sobra. Sige. Yan. Okay. Mas maganda number kaysa letter. Oh, letter. May idol sa batayan tornilyo. Walang tornilyo tong baba, eh. Okay, that is fine. Ito atin? Hindi, tong baba walang tornilyo to dati. Tawagan mo to. Ah, yung ano? Pagyan natin yan. Drawing ka. Ano pa yung dosing bolt? Saan? Kinatapos namin. Dosing bolt. Yung welters lang. Ano to ba? Saan ba to? Ayan. Saan ba to? Meron ba to? Ito sa gilid. Aren. Ito meron ba to? So itong baba, no? Napound out natin kanina. Yung isang tenga niya walang tornilyo. You know what is bold? So ngayon, lagyan natin. Bold. Kuha kaming 12mm na bolt. Kapit na natin. Saan nila palito sa mga? Isang room. Hindi ganun din, mag-student ka lang muna. 1 month, may hindi. Hindi, nakapang student na ako, eh. Ay, pala eh. Ayarin niyo muna, kailang mapapasok. Sadyo. Tinatapag. Kawalin na lang natin to, no? Yung mga, ano niya. Tinatapag dyan. Takip niya. Kailang makinu, ayun, June din, mag-June. June. 1 year. Tapos yung mga delivery pipe. Hindi ko alam kung June na nila, eh. Oh, 1 year. Pag-expired yan, di mo lang pa rin nyo. Back to student ka ulit. Medyo hindi maganda tong pagka-convert nila ng cable. Alambre lang. So pag umandar at nawala yung tagas, siguro gawan natin ang paraan to para medyo presentable naman siyang tignan. Tsaka hindi alambre lang yung nakakabit. So yan guys, medyo kinabi na tayo, na check natin kung success yung pag repair natin ng injection pump. Tsaka kung wala na siyang leak, papaanda rin natin siya. Then obserbahan natin mga ilang minuto kung may leak pa rin, no, kung may tutulo pa rin na diesel dyan, no? Tara guys, paanda rin na natin. Okay, sa lansan niya ako. Sa lansan na nakita ko nyo. Baka na lang natin kung may inip pa. Sana,
matagas. Sasolin na lang namin yung takip niyan, guys. Kahit gabi na. Then, ibigay na natin sa may-ari. Paano wag mo na ako dyan, Todd? Kasi hindi pa nakapix dito eh. Kasi yung takip niya kanina, guys, na yung tinutukoy ko. Tapos may dalawa pang cover yan dito. Para sa upuan. O, ti Tyson na. Bina. Huh?